Hello sa inyong lahat. Narito na naman si Mami Essie para ipagluto kayo ng masarap na fishball. Pwede pong pang merienda at pwede ding pang ulam. Narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. 450 grams na galunggong. Ayan po. 2 eggs. Seasoning. 3 teaspoon baking soda. Oh no! 3 teaspoon baking powder. 2 teaspoon asin. 2 teaspoon pamintang pino. 3 sibuyas. Yung pong medyo malalaki, pwede po kahit anong kulay. Kinchay, yun pong kinchay, nasa inyo po yun kung ganong kadami yung gusto nyo. At itong ating dahon ng sibuyas. 3 cup na harina. Okay, ngayon po, umpisahan na po natin ang pag-i-steam ng galunggong. Ito na po yung galunggong. Bigyan lang po natin siya ng konting tubig. Ayan, ganyan lang po. Tapos po, pakukuluan po natin. Ayan. Mga ilang minuto lang po ito. Mga siguro, mga 5 minutes nating pakukuluan. Okay, takipan po natin. After 5 minutes, babalikan po natin. Konting asin at konting tubig lang po. Nakita nyo naman po yung inilagay kong tubig. Okay, babalik po tayo after 5 minutes. Ngayon, after 5 minutes, tingnan na po natin ang ating salam. Ayan, okay na po ito at papatagin ko na po ang ating apoy. Ngayon po, hahanguin ko po at medyo lang ating palalamigin at akin na po siyang hihimayin. Ayan. Ayan. Bayaan lang po natin lumamig ng bahagya at uumpisahan ko na po yung pagmumulay o paghihimay ng ating galunggong. Okay, ngayon po umpisahan na po natin ang paghihimay. Ganito lang po. Tatanggalin po natin yung mga tinik-tinik sa mga gilid. Ayan, lahat po ng tinik syempre. Ayan, ganyan lang po. Ayan. Titingnan po natin. Ayan, ganito lang po. Ayan, tanggalin po natin. Kaya maganda po kasi na ang gagawin, pwede po dito ang tilapia. Pwede din po yung gawing fishball. Pero kasi po, ibalinamnam ng galunggong. Talaga pong masarap siya. Ayan. Ganyan lang po. Kailangan po malinaw ang ating mata. Para ano. Masarap po ito kesa po bibili tayo doon sa mga nag-aano ng fishball. Samantalang gumawa po tayo. Marami pa po at masarap pa yung pagkakagawa natin. Okay? Tatapusin ko lang po ito at babalik po ako matapos pong mahimay lahat tong ating galunggong. Okay? Okay, ngayon po, tapos ko na po siyang himayin. Dudurugin lang po natin. At may makikita pa po tayong mga ilan-ilan dyan na. Ayan, ganyan lang po. Ayan, dudurugin lang po. Thank you.
Napakasarap po nitong merienda o pang-ulam natin sa kanin. Ayan, okay na po yung ganitong pagkakapino. Ayan. Ganyan lang po. Liligay po natin tong sibuyas. Ang paghiwa po ng sibuyas, yun lang po talaga. Pipinuhin po natin yung paghiwa ng sibuyas. Ayan. Ligay po natin tong kimchi. Ayan. Itong dahon ng sibuyas. Asin. 2 teaspoon. Ang pamintang pino, 2 teaspoon din. Ang ating seasoning. Ayan. Hahaluin lang po natin para po mag-mix yung mga ingredients na aking inilagay. Ayan. Okay, lalagay po natin ng 3 cups na harina. Three teaspoon baking powder. Ayan. Haluin po natin ulit. Okay, lalagay po natin ng 2 eggs. Ito pong soy sauce, bahagyang-bahagya lang po ito, pangkulay lang po natin. Siguro mga 1 teaspoon. Ayan. Bigyan po natin ng tubig. Yung pong tubig, makikita nyo na lang po sa dulo ng aking video kung gaano ang nilagay kong tubig. Doon po, makikita nyo yung kumpletong sukat ng paggawa ng fishball. Okay, basta po ang paglalagay ng tubig, konti-konti lang po hanggang ipakikita ko sa inyo kung ano yung tamang texture talaga na ating hinahanap. Okay. Ayan, imamasa lang po natin. Ayan, ganito lang po yung hinahanap nating texture ng ating gagawing fishball.
Huwag niyo pong palalambutin kasi po, pagka po mas lumambot dito, pag po pinrito natin yun, peaceful din po naman. Ang kaso lang po, hindi niyo siya mabibilog, lalatag po yun. Okay. Ayan, pagka ganito po ah, ganito po yung kailangan yung texture ng pagtitimpla. Pagka po ganitong natimpla na, lalagyan lang po natin ng konting oil sa ibabaw para po pag pinrito natin, hindi po didikit yung ating pangsandok. Ayan. Napakabango po. Ngayon po, patapos po natin timplahin, ipapahinga lang po natin to ng 30 minutes hanggang isang oras. Mas maganda po, mas matagal. Pero kung gusto nyo nang pirituhin, pwede din po. Ngayon po, babalikan ko po ito mga after 1 hour. Ayan, tatabi po muna natin. Okay, see you again after 1 hour. Babalik po ako para prituhin na ang ating fishball at para magandang maganda yung kanyang alsa. Kaya po natin yung ireres. Okay? Buh-buh. Okay, ngayon po, bago po tayong magprito ng fishball, tuturuan ko muna po kayong gumawa ng sauce, ng sweet and spicy na sauce. Heto po, naglagay po ako ng 2 cups water. Buksan na po natin yung kalan. Ayan. Lalagyan po natin ng 1 tablespoon na vinegar. Huwag nyo pong hahaluin. Half teaspoon na pamintang pino. Half teaspoon salt. Ayan po. Lalagay po tayo ng 1/2 cup brown sugar. One tablespoon soy sauce. Ayan. Hintayin lang po natin siyang kumulo at diligay ko na po yung aking tinimplang 1 kutsarang cornstarch. Okay. Bayan lang po natin kung hintayin kumulo. Babalik po tayo mga after 2 to 3 minutes. Okay. After 2 minutes, kumukulo na po. Lalagay ko na po yung sili. Nasa inyo po kung gaano kaanghang yung gusto nyo. Pero isa lang po itong aking ilalagay. Ayan. Hininaan ko po yung kalan, nilagay ko po sa medium heat. Ngayon po, ilalagay ko na po itong ating tinimplang cornstarch.
Tamang-tama po sa 2 cups, isang kutsarang cornstarch. Ayan. Titikman lang po natin kung yung tamis niya ay ayos ba o magdadagdag pa tayo. Konting-konti po na sugar. Nasa inyo po iyon, doon po sa nilagay kong half cup, kung okay na po sa inyo yung tamis, eh, pwede na rin po, pero matabang po. Siguro naghabol po ako ng isang kutsara at hustuhin ko pong 1 teaspoon yung salt. Makikita nyo naman po yung eksaktong sukat sa dulo ng aking video. Suluin lang po natin. Ayan. Okay na po ito at ngayon po umpisahan na po natin isunod yung ating masarap na fishball. Okay, ngayon po umpisahan na natin ang pagpiprito ng masarap na fishball. Ayan. Ito lang pong kalaki. Ganito lang pong kalaki yung ating bilog. Ayan, ganyan lang po. Ganyan. Kahit po hindi pantay-pantay ang pagkakabilog nyo, okay lang po iyon kasi hindi naman po ito paninda. Lang po. Ayan po, medyo golden brown na po itong ating fishball. Ayan, ganyan lang po, oh. Napakaganda. Ayan. Okay. Ising-isi lang po ang paggawa nito. Marami pa pong magsasawa po kayo sa abot kaya ng inyong budget. Pwede pong pang-ulam, pwedeng merienda. Yung pong ating ginawa, tinimpla, ito po, nako, magsasawa na po ang inyong mga anak. Napakadami pong lalabas na fishball. Sigurado pa po natin na malinis at masustansya itong ating fishball. Okay, magpiprito pa po ako ng konti at okay na po ito. TK man portion na po tayo. Ayan. Ayan, napakasarap po nito. Thank you.
Sarap-sarap pa pong magprito, oh, ang bilis. Pagka po sa pangalawang salang, ilalagay na po natin sa medium heat yung ating apoy. Kasi po, mainit na po yung mantika. Okay, tama na po ito. Nagprito lang po ako ng konti para sa merienda. Ito po yung natira. Mas maganda po ito. Ngayon, ilalagay po ito natin sa ref, sa baba lang po. Mas maganda po lalo pag pinrito natin. Mas maganda yung kanyang alsa. Okay? Tikiman portion na po tayo. Oh, tikiman na po tayo. Para, tikman na po natin. Talaga pong gawin nyo na. Napakasarap po. Lalong-lalo na po. Gawin nyo na po at tamang-tama po mapamirienda, maulam, talaga pong masarap. Okay? Ngayon po, kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-like and don't forget to share and subscribe. O ano pa, sa murang halaga, napakadaming fishball ang magagawa nyo. Masarap pa. Okay? Bubus!